Mr. Chair, may I ask two or three questions with the permission of Senator Senator Cayetano. My first of all, Mr. Chair, may I just manifest that I second the motion. I'm of course assuming that all of the qualifications are there and he will follow the rules for the said program. Engineer, magandang umaga sa iyo. Magandang umaga po, Senator. Hindi ganun kadali mag-testify, no? Hindi po, pinag-isipan ko din ng matagal. Actually, I didn't know na 19 years ka naman pala na sa Makati, no? So, the whole 90 years, Binay ang mayor, no? Opo, except for 1998 hanggang 2001, si Dr. Binay po. Yes, so except for that time, si Vice President Binay, and then during that time, si Vice President Binay, then you left nung nanalo si si Mayor Junjun Binay. Or before that? Before that, sir. By the end of 2009, nagbakasyon na ako. Inubos ko na po yung leave credits ko. Did you resign or were you removed? Nag-resign po ako, Senador. Bakit po? I mean, I assume it's a good job. You spent 19 years of your life there. You went up, no? Kasi ang next kong question sa'yo, ba't ka nagte-testify dito, di ba? Kasi po, Senador, noong mga huling taong ko sa Makati City Government, lagi ho akong umaattend ng sister city namin pag nandiyan yung mga mayor sa Makati. Doon po, hayagan pong sinasabi ng Vice President Jojo Binay na kapag may nagtatanong na official galing sa ibang bayan, sino ang susunod na mayor ng Makati? Lagi niya pong sinasabi si ang susunod na mayor ng Makati, si Vice Mayor Mercado. So meron po kaming mga ugnayan sa barangay sa Makati na kung saan ang mga tao, yung mga ordinaryong tao doon, tatanungin ng mayor kung sino ang susunod na mayor ng Makati. Lagi niya rin po sinasabi na ang susunod na mayor ng Makati ay si Vice Mayor Mercado. Ngayon po, nung bandang November ng December 2009, nagulat na lang ho ako, nag-file ng candidacy si Consel Junjun Binay bilang mayor. So ako ay nagulat, ano nangyari? So pakiramdam ko talaga tinraidor ni Vice President Jojo Binay si Vice Mayor Mercado. So ako ay nag-iisip-isip, yung kaibigan mo for 28 years, tinraidor mo, tinalikuran mo yung pangako mo. Paano mo papanindigan yung mga pangako mo sa mga ordinaryong tao? Kaya nagtulak sa akin para mag-resign. Pero wala kang hint na gano'n ang ugali ni Vice President Binay? Ayoko sanang sabihin hint. Chismis lang. Oh, pero kasi yung rumors. Dating city engineer namin na si Engineer Nelson Irasga, gano'n din po eh. That's what I meant, di ba? Uh-huh. Everyone knows that parang kapatid ni dating Vice President Binay, si Engineer Irasga. Uh-huh. And he was also promised na siya yung susunod na mayor, di ba? Uh-huh. Dahil ang aming city, ang Taguig, ay katabi ng Makati. We share boundaries pag nagkokokus sa amin, sa inyo. Uh-huh. In fact, may mga barangay tayo, di ba, na kalahati ng tao sa Makati ang botante, kalahati sa Taguig ang botante, no? At ang sabi nga ngayon, siya ang susunod na mayor. But at the last minute, si Doktora or si Mrs. Binay ang pinatakbo, no? So, I just want to go to your motive, no? Because sasabihin nila, dalawa lang yan, politika lang yan. Do you plan to run or does Vice Mayor Mercado plan to run, to your knowledge? Sa ngayon, wala naman akong... Nung huli, tumakbo ba siya? Yung 2010 po? 2013. Hindi siya tumakbo. Hindi po. Ikaw, meron ba nag-offer sa'yo? Were you offered anything in exchange for this? Money, position, any kind of bisyo that you have, if you have any... Was anything offered to you? Wala naman po, Senador. Kaya lang naman po ako nagpunta dito. Siyempre, yung pamilya ko, nabanggit yung pangalan ko sa dito, sa hearing. So, ang dami kong kakilala, ang daming kong kaibigan. Kailangan sabihin ko sa kanila na ano talaga yung totoo. Pero you're gainfully employed now. Opo. So, meaning by coming here, you're taking a risk of exposing... No, your family, yourself, and everything. No. Opo. Okay. Let me go straight to the point. Your name was mentioned because we were talking about the BMS. Opo. The Building Management System. Opo. According to Vice Mayor Mercado,
And they agreed, no? That 75 million, and we have some experts here today, no? That 75 million is a price of a pretty good BMS that can already BMS, the building management system, controls the fire safety, no? In a building, elevators, lights, aircon, no? Depending on how high tech or low tech the BMS is, no? And I said the 75 million for a 11-story, two elevator building is quite expensive. Mm-hmm. You can get one for 30, 40 million. But according to Vice Mayor Mercado, the contract was already awarded, but it was not signed. Apo. And then COA confirmed that afterwards, it was awarded to someone else for 160 million Apo. Or double the price. So, anong knowledge nyo doon? Bakit kayo po ang tinuro? Kasi po, yung BMS project na yun, ipinabid ho talaga namin yon. 75 million talaga ho yun. Andun na ho lahat yun. Yung sa telepono, PABX, elevators, sprinklers, fire alarms, na pwedeng kontrolin ng BMS. So kami, pinablish namin yon, binid namin for 75 million. So yun po yun, nalalaman ko doon. And katabi mo si Commissioner Fabial, I'll go to him later, but I assume no, na sinubmit nyo yan, na nasa COA din yung records ng bidding na yan, no? Opo, kasi provided naman po sila ng kopya every steps of the process. Bakit po hindi tinuloy? Hindi ko nga ho malaman eh, tapos narinig ko na lang dito from 75 naging 160. Oh. But it's quite an irony ah, because you're... Correct, no? From 75 million to 160 million. No? But it's an irony dahil pinag-uusapan natin, the BMS controls the elevator. Apo. And then it was quite shocking to hear a while ago that you're saying one of the tactics that you employed to stop a bidder from being able to participate is you trapped him or kinulong mo sa elevator. No? Apo. Why? What was so important about, ano ba yung binibid doon? Ito din building? Ang totoo po niyan, ang ibinibid namin doon eh parang rescue or firefighting equipments. Na yung consel namin, si Junjun Binay, alam ko kaibigan niya yung dapat manalong supplier doon. So, we were told na kailangan yun ang manalo. So, kaya po namin ginawa yun. Sorry, just for clarity na. So, you're... The person that you wanted to win or the entity, the business entity, was close to Councilor Junjun Binay. Apo. That's why the order was let this group win. Apo. Okay. But I'll ask you the same question we asked last, just for clarity and for the proper reporting. No, nung una kasi sinabi, cake ni Senador, I assumed you said Nancy Binay because during that time, hindi pa siya senador. So you were just quoting the vice president, no? Apo. But now she's a senator, so we'll address her, Senator Nancy. And after 2-3 hearings, there was testimony here that it is her business. Apo. So let me clarify lang. To your knowledge, no, business ni Councilor, now Mayor Junjun, or he was putting forward a friend? Or you don't know? Actually, sir, ito naman eh, naririnig lang. Kasi si now Mayor Junjun Binay, eh, isa yan sa passion niya sa isang unit sa gobyerno, yung rescue. Yeah, parati silang sa Instagram or sa, di ba, parati silang may picture ni Vice President nakabihis, tapos may mga magaganda equipment niyo, to be fair to Makati, no? To Opo. The city. So, alam ko, siya po yung mga sophisticated na equipments doon is pinapasok niya dito, then yung kaibigan niya magbibid for that equipments. Okay. So I leave it at that. But if we trace, no, don't mention the name now, because you know we want to keep identity, we want to keep people safe, no. If I ask you in private later the name of that bidder, would you be able to remember more Opo, or less? Hindi ko malilimutan yung apelyido niya. Tsaka yung pangalan po kasi ng kumpanya niya, Berry Touchy. Hindi niyo po malilimutan. Just for my curiosity, what did he say afterwards? No, did you admit to him that he was? Did it appear as a mechanical problem? That's why the elevator did not open? Or, I mean, so wala naman siguro sa ano, beware bidders sa elevator niyo, no? Dumating po siya dun sa bidding 20 minutes late.
Naawa nga ho ko dahil kasama niya yung ina niya that time na hindi ko alam na ina niya pala. Talagang namumutla po at nanginginig sa takot. So talagang nakakahabag po yung sitwasyon nila. Eh, kaya lang sundalo lang din po ako na kailangan sumunod sa utos. Pinagsisisihan mo ba na ginawa mo yun? I mean, opo, I'm sorry, I have to ask it. You look like a kind person at you're testifying there, but we never know. I mean, we live in a society, 100 billion Filipinos, 7,100 islands. Sa media, parang image. I mean, even what you're saying about their family, to tell you the truth, they're not my political allies, but it's shocking to believe that something like that could happen. So. O naman ho, mabigat to sa konsensya ko. Eh. Kung nakikinig nga ngayon yung bidder na yun, yung pasensya ko, pinapaabot ko sa kanya, lalo na ho dun sa ina niya. So, bakit po dun sa mga ibang paces sa Hill March, dun sa ibang sa building ng Makati City Building, wala na nagbid ng iba? Was that story circulated as a reminder to others not to try to bid? Or how did other bidders, so if I was a contractor, looking at at newspapers, yung mga in-advertise, no? How would I know that I shouldn't enter your territory? Eh, siguro, sir, siguro by word of mouth, huwag na kayo sumali dyan, alam mo naman sa Makati. Diba? Kasi kung ako rin, contractor, hindi na ako sasali dyan. Yeah. Alam mo naman yung kalakaran, So, hindi ako magtatry. I ask you that because it may be common knowledge to politicians and to some engineers or some people dealing with the government, but it's not common knowledge sa tao. Lastly, engineer, no? Maraming buildings po ang napunta po sa Hill March, hindi lang po ang parking, no? Sa kanila din po ang Hospital ng Makati, sa kanila din po ang nursing building. Apo. Sa kanila din po ang Makati Science. Apo. Okay. Saka yung Makati City Hall po, yung 22 story. Yes, yung 22 story, yung original. Aha. No. So are you saying that all of these projects were given to them or did they win some squarely and fairly? Mas pipiliin ko yung unang sinabi niyo, binigay po sa kanila. Okay. So last question, Mr. Chair, I just want to clarify now. For example, you're bidding out 10 projects from the smallest waiting shed or drainage to the biggest 10-story building, no? So, you schedule the bidding way in advance, di ba? Mm-hmm. Well, as you said, may procurement law, no? Mm-hmm. So, last set of questions just on this bidding, no? So, let's say, October 30, may bidding tayo for 10 projects. Mm-hmm. Are you saying one or two of those projects luto na? Or are you saying that lahat ng projects na yun, alam nyo na kung sino mananalo? Yung infra projects namin na senador, pagka gawa pa lang ng plano niyan, pagka pirma pa lang ng mayor dun sa plano, may naka-assign na pong mga contractors diyan. Paano po ina-assign 'yon? Ibinibigay na po sa kanila na sila na po 'yung mananalo sa bidding. Sino po namimili noon? Ibinibigay na po ng ano 'yon ng mayor dun sa city engineer namin, tapos 'yung city engineer ibibigay 'yung listahan sa amin. Is there any possibility, do you think in your mind, that Mayor Binay was just too kind? Na the vice president mabait hindi niya alam. Yung pagtingin niya, oy, 2.2 billion, oh sige. Oy, Hill March ulit, sige, magaling naman yan, okay. Hindi po ako naniniwala doon, Senador. Alam niya po yan. And even if hindi, no, if there was a huge overprice by a billion pesos, in the end, you're accountable dahil ikaw yung hinalal ng tao na bantayan na iyon, hindi ba? Apo. Parang ikaw din, no? Kung ikaw bilang GSO, ikaw ang bumibili ng supplies, tama ba? Apo. So, halimbawa, kung ang index card na to, no? Let's say it's worth 25 centavos sa National Bookstore, no? Apo. If I'm selling it to you, will you sign it pag 50 pesos, 50 centavos to or double? Ay, kung mas mataas to, hindi ko ipipirmahan yan. Because you're accountable. Apo. Diba? Even if may bidding and I win the bidding, but if you go across the street and you see it's 25 centavos, but yung nagbibid sa'yo 50 centavos, will you sign it? Hindi po. Oh. Whether or not you receive money, you are accountable. Apo. Because ikaw ang pumirma. Apo. But in this case po, hindi si Mayor. Si Mayor Junjun was there in your seat and sabi niya, well sir, I just rely on the back. So I just sign whatever they give me. No, although I told him,
Mayor, that's not the law. The law is, it's not ministerial. You can get a consultant, you can check, no? But now you're saying that the back, whether we call it luto na, fixed, or whatever we call it, ayos na, no? So, he will sign whatever the back gives him. Hindi, sir. Meron pong rule dun sa, o section dun sa procurement law, na yung head of procuring entity or the local chief executive, at any point of the process, pwede niyang itigil yan or hindi niya pirmahan yung resolution pag meron siyang prima facie evidence na may collusion. And that's why the COA requires that certain documents be signed by the mayor, him or herself, because in the end, she or he is accountable. Exactly, sir. Yun po yung ano, back resolution na kailangan i-approve ng local chief executive. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Senator Trillanes. Salamat po, Engineer. Salamat po, Senator.